throwback tayo ng konti, mga Lodi. Ito ay noong last year, month ng November, sa last lap ng Santa Ana, Cagayan, 428 kilometers away from our location. Si Velvet yan, yung inihintay namin na unang nakapag-clock pero nasipa. Second place siya sa last lap na ito ng NHPC. Welcome back muli, mga Lodi, sa channel natin at magandang araw sa inyo. Nag-throwback tayo ng konti. Ayan si Velvet noong month ng November nung kinaklak siya. Second place siya noon sa last lap na 428 kilometers. Pag-aari ito ni Chef Berhel at ni Chef Anthony Brusula. Shout out sa inyo, mga Lodi. Kaya natin ipinapakita ang video na ito noong last year. Isa kasi ito sa major achievement ng Chef nila. Narito kasi tayo ngayon sa loob nila. Samahan ninyo kami, mga Lods. 2,000 years later. Kasama natin dito si Master Julius Rabino. Eto naman si Velvet, mga Lodi. Ilang buwan makalipas nung huling lipad niya sa Santa Ana, Cagayan, meron na siyang mga anak. Kung hindi tayo nagkakamali, ay apat na ang anak nito. At inaabangan natin, dahil malapit nang masubukan ng linyada nito nung mga anak niya, kung matutuloy ang North Derby Race. Nakabandyo ng WPFC at NHPC, BSHPC. Pero ito yung magulang. Ayan si Velvet, mga Lodi. Ito naman yung mga anak niya. Ipapakita namin sa inyo. Entry. Ayan sila, mga Lodi. Parang kailan lang. Napakaganda ng mga ibon na yan, mga anak ni Velvet. At dalawa, ito yung sa WPFC yung isa. Kabila. Tinawa yung isa. Ito yung nagmanak yung Velvet. Sa lakas. Tama nga, napakapiglas ng ibon na ito nung nahawakan natin. Manang-mana sa tatay niya na si Velvet. Napakaraming ibon na ilalaro sa NDR ni Chef Beryl. Ayan, kung hindi tayo nagkakagal, binigyan pa siya ng 5 ibon, gift bird yun ni Sir Romel Tusi. Mahuhusay din ang linyada ng mga ibon na yun. Nakasagupa din natin yun nung nakaraang lipad natin sa South Derby Race. At ang gusto ko ring mapansin ninyo, mga Lodi, talaga nga namang pinagbubuti ni Chef yung kanyang pag-iibon. Inilipat niya yung kanyang flyer slope. At hindi lang yun, nilagyan niya na ng mga safeguards para siguradong sa landing board dadapo yung ibon niya. Tama nga, diretso nga sa landing board dumadapo yung mga ibon niya. Ilang beses ko nang nasaksihan yan dahil tapatan lang kami ng loft ni Chef Barrett. Kapag ka na nandyan na sa landing board, ini-stick na lang yan. Kaya napapabilis ang pagkaklak niya. Part kasi nung karera yung pag-trapping natin at paghuli natin sa ating mga inilalaban na ibon. Ito nga pala yung view kung saan, dyan sa unahan niyan, kitang-kita yung loft namin. Pero dito sa video natin, hindi siya gaanong makita. Nasa 1 kilometer radius siguro yan. Eto, chinek din natin yung pinasingsingan nating ibon kay Chef Beryl. Ayan siya, mga Lodi. Malaki-laki na yan. Ilalaban natin yan sa Cold South Derby Race. Pinababayaan ko lang. Cold gate yan? Cold gate? Subukan mo. Subukan natin. Wala mo mawawala. Magsipilyo diretso yun. Ganda yung band niya, no? Nakabasa mo ba? Pero makarto. Makarto ko lang. Ang daming mga YB ni Chef Beryl. Ayan, mga Lodi, isa pa ito sa mga YB ng mga nagpasuksok sa kanya. Kaya dun sa mga naghahanap ng mga quality na siguradong tatapos at may ibubuga sa mga karera, dito na kayo magpasuksok kay Chef Beryl. Mura na, maaasahan pa. I-message nyo lang siya. Berhel Pastoral. Yun po ang messenger niya. Yung isa nga na nagpasuksok sa kanya, ayun, second overall sa natapos na Summer Pan Race. Dapat sana si Chef
contender yung ibon niya. Number one siya sa overallan sa third lap. Kaya lang nung fourth lap, hindi natin masabi. Mahiwaga talaga ang pagkakarera. Pero pumuesto pa rin siya, pang 20 seconds siya. Ayan o, ang daming mga YB ni Chaparral na nagpasuksok sa kanya. Sana yung pinasuksokan din natin sa kanya, eh magbigay naman sa atin ng karangalan. Ayan nga pala, nasa kaliwa na nakaitim si Master Julius Rabino. Kaya alam, may ano siya. Magkamag-anak ba yun? Oo. Sa tatay, wag gawin sa tatay. Mabali alin niya pala to, tita niya. Wife na. Shout out nga pala sa iyo, Master Julius Rabino. Ayan yung puti, kamag-anak yan, yung ibon na nasa atin, yung puti na nasa iyo, at yung batik na nasa akin. Kaya nasa sistema na lang natin yan, boom. Mapapatira natin yung ibon. Later. Ito yung batik na tinutukoy ko, mga lodi. Itlog yan nung binigay sa atin ni Chef. Ipinayaya natin. Nagtataka lang ako sa ibon na to. Camera shy siya, mga lodi. Iyakin siya. Medyo may edad ito dito sa ibon na ipapakita ko sa inyo. Ito mga lods, yung blue bar na bagong lagay lang natin dito. Hindi ito iyakin at hindi maila, pero matapang siya. Yung batik na nasa itaas, napakailap ng mga lodi. Ewan ko ba sa ibon yun, parang napobia sa tao. Mula pagka itlog nasa atin na yun, tataka tayo dun. Pero sa kapwa ibon niya, ayan mga lodi, mabagsik siya. Magkasama sila nung blue bar na yan na bagong lagay lang natin dito sa loop natin, anak ni 727. Eh parang nalimutan niya na gusto niya ng bugbugin. Eh no, inahabol niyo. Sa kapwa ibon niya, matapang siya. Hindi siya nabubuli dito sa loop na to. Pero sa tao, sa katulad natin, napakalaki ng nervyos ng ibon na yan. Napakailap. Kaya sana magkaroon tayo ng magandang karanasan sa ibon na yan. Magdala sa atin ng hindi kahihiyan, kundi karangalan. Sa South nga pala natin siya susubukan. Marami na tayong mga pan-South, mga lodi. Meron pa tayong paparating yung pinayaya natin na itlog na mga anak din nila 727. Ito yung nestmate ng blue bar na naroon sa ating flyer shop. Hindi muna natin siya ibinuko dahil tingnan ninyo, ayan, nilitaw pa yung mga kilikili niya. Medyo naiwanan kasi ito at naawit pa yung nagsusubo sa kanya, yung isang kak. Kaya tayo, nakapagsubo din tayo sa kanya ng mga isang araw. Buti na lang, umayos silang dalawa. Ayan siya mga lodi, maamo sa atin tong ibon na to. At hindi ko nga alam kung tuturuan natin ito maging pre-flight o isasama na lang natin dun sa flyer slope natin dahil merong kaming attachment itong ibon na ito, mga lodi. Maamo sa atin ito. Ayan, tumutuka siya sa kamay ko. Akala niya siguro may pagkain. Dito ko na tatapusin itong video na ito. Maraming salamat nga pala sa inyo, mga lodi, sa panunod ninyo. Subaybayan pa ninyo ang mga susunod na pangyayari kung matutuloy yung North Derby Race at meron din tayong ilalaban dun. Pero mas marami yung sa kaibigan natin na kay Chef Berhel. Bye!